Okay, isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ulit si Kuya Mail. Yan, nandito po tayo sa Barangay Osmeña, Bayan ng Panganiban. Okay, nandito po si Kuya Mail upang bisitahin si Lola Ninita. Yan, si Lola Ninita po ay ating kukumustahin. Kamusta na po siya? At tayo po ay magkakaroon ng project dito. Yan, gagawin ko po siya ng gate. Yung pintuan niya rito, gagawin ko ng gate. Samahan niyo po ako. Ayan, okay po, yan. Guys, ayan na po si Nanay Nitch. Nakita nyo. Saan galing, Nanay Nitch? Ha? Saan galing? Alin? Ikaw? Ano? Ano ginawa mo doon? Ano ginawa mo doon? Ha? Ang-assist mo akin. Uy, yung manok mo nandiyan na nakalagay. Yan. O, ito na pala. Mayroon na pala. Sino gumawa nito? Yung manok ko na isang ano. Ah. Ayan. Bakit? Nasa ano ngayon? Nasa Paracali siya ngayon. Ah, ano ginagawa niya sa Paracali? Kanina lang umaga nang punta doon. Yan. Ito po gumawa na ng ano, gumawa na ng ginawa na niya 'yan. Oo nga eh. Yan. Okay. Okay, yan. Yan. Yan po, bibili na lang ulit tayo ng kawayan, dagdagan natin, ano, kulang yung kawayan. Yan, para nun lalagyan natin pa ganun, no? Pa ganun. Oo. And then, meron kasi nga, no, meron kasi nag-sponsor dyan. Yan po, meron na pong gate, ayan, na ginawa po nung asawa ni Jennifer na si Rodelito. Yan, wala lang po siya ngayon, eh, nasa, ano, nasa Paracali. Yan. Yan, nakita niyo po, yan na malalaki na po yung mga okra. Yan, at malabong na po ang kanyang talbos ng kamote, oh. At ang good news po ay ang kanyang manok, tama ba ito ba 'yon? Ang kanyang pong manok ay ito, si Dodong Taba ito. Nandun si Inday Nitz, ayun. Ayan. Yan. Nilagyan na po ng bahay ni Nanay Nitz. Yan. Okay, ayan po sila. Ayan po yung mga kanyang mga manok. Alright, so ito naman po si Shine at saka si Jennifer. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Ba't ka nahihiya? Tago na naman ang mukha. Oo, huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Ayan po. Ayan. Okay, at ito po ay ating pupuntahan si Madam. Madam Nitz. Kamusta ka po, Madam Nitz? Buti nga. Mabuti ka? Ala, taray! Pagpago lang, ano mong damit mo, saya, ano. Nay Nitz, palit nga tayo upuan. Nay Nitz, dito ka. Ay, yeah. Ano? Nasisihaw sa iyo. Yan. Ganda naman itong ano mo? Mesa mo? Bakit? Ganda. Type ko to mesa mo. Yan. Kamusta ka na, Nanay Nitz? Ha? Para nanay. Para isnabira. Isnabira ka yata ngayon, ha? Yeah. 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 Yung bayad lang daw sa karunyong kinain. Ha? Yung may karunyong manok na dala. Nagkain sila. Sino? Sigbabay siya. Meron nagpunta dito? Yung po. Yung ano nun. Nagdala ng ano. Mataba na babae? Napunta kami ng baga nung ano, isang araw niya naglipas. Hindi si Ate Angie? Sabi ko mga ano na ako doon. Hindi ka nahiya nung ah, si Del Cabarle. Yun ba? Dito maraming bigas. Maraming kanin. Dito na lang. Ayan. Ah, may bisita ka pala dito. Yan, dami mo ng bisita ngayon ah. Saan? Oh, nung isang araw. Kanina lang. Kanina? Ah, kanina lang? Mm, kanina lang po. Kanina lang na. Ngayon na, maalauna. Alauna? Mm. Ah. Ayan po, guys. Yan, si Lola Nitz. Kamusta ka na, Lola Nitz? Ang dami nangangamusta sa'yo. Yan, pinapunta nga ako dito. Hindi tuloy ako nakabili ng saging na saba. Adahan mo nun saging. Saging. Ah, ay, yung ano pala, nakalimutan ko. Sorry. Yung candy.
Yung tinding masarap po ang amoy ganyan. Yung maanghang. Ayan, ha? Nagmamadali kasi kami. Di ba gusto mo yun, yung candy na maanghang na matamis? Ayoko nun. Ay, ano gusto mo? Wala. Hangin. Hangin? Eh, di ba sabi mo sa akin nung gusto mo yung candy? May ka pa sagi nga sa candy. Tugat nga yung bibig po. Sa candy? Kaya, ikaw na tabatsoy ka. Tabatsoy? Ando, no, nagtakbo na makalaman na po. Sa ka natutulog? Sa larap. Sa larap po ako natutulog ngayon. Sa larap. Galing pa kayong larap? Oo. Oh, yan. Eh, saging pala gusto mo. Saba na lang, saba. Oo, saba na lang. Oh, sige, bibigyan kita ng saba. Saka kamote, yan. Saka kamote. Sarap yung kamote. Oh, sige, sige. Nabili ko baga tatlo, ano. Oh, sige, sige, soko. Sige. Nakalimutan ko lang. Sorry, ah, sorry. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo ngayon, Nanay Nits. Nakalimutan ko, sorry. Ang dami kasing iniisip ni Kuya Mail. Yan. Yung gate mo, yan, aayusin natin. Bibili pa tayo ng kawayan. Saan ba nakakabili ng kawayan dito? Bayan? Malambot naman ang bulisina dyan, malambot. Oh, yung kagaya na binili natin nung una. Sa bayan. O, sige. Tapos pa ita pa tricycle ko na lang. Babayara ko na lang yung tricycle, ano? Siyempa saan? Yung kawayan. Kaya, sampasan nga niya. Isa, ipapasan sa tricycle. Ayan. Nasisilaw ka? Eh, huwag tayo dyan. Dito ka. Nasisilaw ka pala dyan eh. Eh alam mo naman ayaw kitang nasisilaw kasi hindi mo ako nakikita eh. Ayan. Bakit hindi ka dito napunta? Ayan, doon na lang tayo. Nanay Nits, doon. Oh. Doon. Doon tayo para ano. Ayan, nililipat kami ng pwesto ni Nanay Nits. Ayan. Dito, doon. Ah, doon. Oo. Oh, yan. Yan. Oh, di ba? Dyan. Ano? Apo ka dyan. Oh, yung sinelas, tatanggalin, syempre. Aray po. Yan. Palaka dyan, baka wala. Aisha, palaka. Oo. Bubulok yan dyan sa loob. Aray ko. Ayan. Oh, di ba? Ah, sakto tayong dalawa dito, ah. Galing, ah. Para sa atin siguro itong dalawa, no? Yan. Yeah. Pinasok na ni Rodel at na mamasa ng ulan dyan sa... Madating si Rodel ngayon? Bukas po nga. Anong ginawa niya sa Parakali? Naakit lang po. Pinapunta lang ng kapatid. May kapatid kaya po yung panganay. Ah, kailan daw siya mauwi? Sa ano po, pag ano na nga ng bangka. Yung bangka daw na nagpalis doon, nagpanaga pa. Ah, so babalik ulit dito. Mm-hmm. Ah, ayun, hindi pala siya natuloy. Yung sundang kasi, yung ano sa'yo, hindi in-order ko, nasa Santa Elena yung gumawa. Basta pagkadating nun, dadalin ko dito, isasaglit ko dito. At saka yung o-order na ako ng kawayan, isasabay ko na rin dito. Mag-aano na lang ako ng tricycle, ipapakarga ko na lang, babayaran na lang natin yung pamasahe sa tricycle. Yan, dadagdagan natin yan, lalagyan natin ng taas. Yan, hindi pwede lagyan ng bisagra, no? Italian lang yan, wire. Oo, pero titignan natin kung paano natin magagawa. Baka yung kabilya. Yan, magwe-welding ako ng kabilya. Yan, Nanay Nits. Ano? Oh, kamusta na tayo dyan? Parang happy-happy tayo, ha? Ano? Maigi naman. Maigi. Yan, napanood ko, dami mong bisita dito ng isang araw, ha? Yan, may pinautang ka pa. Nakita ko yun, may pinautang ka pa. Ay, nangungutang ng 200. Sabi nung isang ano ko, daan ko dyan man niya ate. Ah. Ako nalama ko pa. Ah, pinautang mo. Yan. Pinautang daw, pinakausap na. Pinautang mo. Mm-mm. Ang bait mo talaga, no? Pares tayo. Yan. Tapos ano pa yung kamusta nung birthday ni Kuya Bal? Masaya ka ba? Bulsa niya ba ako may palaka? Masaya ka ba noon? Nanay Nits? Masaya ka daw nung... Ha? Kanina mga shorts sa milyar. O, di ba nanalo ko ng 500 noon? Binigay ko sa iyo yung 500. Ano
nung nanalo ko. Oo, di ba? Galing, no? 500 pala yun. 500 yun. 500. O, yun. Ang dami nanghihingi, pero sa iyo ko binigay, siyempre. Eh, ikaw yung love ko, eh. ikaw ang love ko kasi. Kaya sa iyo ko binigay yun. Tingnan mo, pagkakuha na pagkakuha ko, sa iyo ko kagad binigay. Bakit nilalagay? Siyempre, kung ano, yakausap pa ni Kuya Mel. Oo nga. Ay, sila ano, sila Taba at saka si Inday, doon na sila natutulog. Ha? Nakasok pa din yun dyan pagkakataon. Pare siya na Alisin. Eh, di bali, pagka ano, na, naayos na yan. Hindi, pag naayos na yan, pwede kayo pumesto dyan, no? Di ba, dito? Ayan. Ayan, si Taba. Ayan, si Taba. Por Taba. Tuwa-tuwa si Taba, di ba, no? Nakakain ng lechon si Taba. Yan. Ano natin yan? Ayusin natin yung ano na yan. Yung gate niya na yan. Dadagdagan natin ng kawayan. Dalong, huwag ka sasama, halong. Anggol. Anggol, huwag mo nga sama si Lumlong nga. Yan. Anggol. Anggol, huwag mo akitin si Anggol. Yan. Ito na, nandito na si Taba. Yan. Paso ta, ayaw niya to. Ay, durgo nga yung ano niya. Bray. Sarado yung pinto. Ayan. Huwag kasasama doon lang. Huwag sasama. Ayan, huwag kasasama. Huwag kasasama doon lang, ha? Anggol! Anggol, huwag mo sasama sa kwan, ha? Anggol. Ayan, ito Anggol. Po si Anggol, guys. Ayan, isa si Anggol. Ang kakulay niyan, ay, si Anggol. Ayan, si Anggol. Isa nga, Anggol yung kuna. Ayan. Anggol! Anggol, umasasama Anggol, ha? Umasasama si... si ano, umasasama si Taba, ha? Umasasama ano? Si Taba, ha? Hindi umasasama si ano? Oo. Tawag na Anggol ko, inaakit mo yan. Inaakit na si Taba. Hindi na makakalabas si Taba dahil meron na siyang gate. Ay, yeah. Siya pala ko yung ano ko din na, yung dalawang kong anak, kasama din pag-uwi ng asawa ko at may face-to-face na daw dun sa amin. Eh, paano yung kalakbay ta transfer mo siya dito? Ang hirap nga po. Hindi nga po binibigay yung first grading. Ulit. Na first grading. Yung anak mo isasama? Isasama ulit po sa pag-uwi ni Munti sa humalig. Bakit? Gawa ng ano po siya, yung hindi binibigay pa yung first grading niya na transfer. Kailan sila pwedeng mag-transfer dito? Eh, December pa daw ibibigay yung ano, ay iniintay na dito sa school. Kasi school to school ang mag-uusap yata yan eh. Susulat yung school dito doon sa school doon para ipadala nila dito sa school dito. Pag-transfer. Ay, iniintay. Nung magpunta po at nung Lunes, ayun na agad pa pilang hinihingi sa akin. Hindi ka agad mabibigay yun kasi nga transferee. Kaya nga. Eh, sabi ko, sayang man, mahuhuli man siya sa module. Oh. Kaya sabi ko, nag-usap pa yung mag-asawa na isama mo na lang uli yung dalawa para dire-diretso na yung pag ano. Pag grade 8 niya, hindi dito na lang siya mapasok. Pag grade 8? Mm-hmm. Tapusin na lang niya yung grade 7 doon. At mahirap pag ano pala ng transfer. So, kailangan pag alis niya doon, kailangan dala lahat yung mga documents. Yung mga kailangan sa pagtatransfer. Mm-hmm. Kaya, pero alam ko kasi, ang kukunin lang dyan, yung form 137 yata yun eh. Tsaka po yung ano, yung record po ng first grading. O yung record na... Ay, December pa. Hindi, pwedeng ibigay yung kasi itatransfer. School to school lang nag-uusap doon. Hindi, huwag mo ano, tatmagao, nilalagnan ko. Sabi nung amay, sasama na lang niya na ano daw, na huhuli daw sa ano yung dalawang bata. Ay di, ang gagawin na lang daw po nila, pag bakasyon, nandito sila, tsaka December, Pasko. December. Mm-hmm. Hindi, ibig sabihin ni... Eh, kala ko ba hanggang December, tapos after December, ta-transfer mo na sila dito. Mm-hmm. Ayun. Adi, kay, mas maganda dito na lang pag-aralin din yung dalawang bata. Di ba? Para magkakasama kayo dito. Kaya lang po, kuya, hindi niya nakakasundo. Kaya parang ayaw din nung ama na itinir dito. Lagi na nga ako yung away. Akala ko bang inahanap-hanap niya na? Hindi rin po. Ganun lang talaga siya. May minsan ay bigla na lang niya pupunta niyo. Eh, kung hindi po ako nag-aalam kung ba't ako nalaan na yan. Oh?
Iyan, mahirap pang parati wala pa sa nanay. Nabasan siya ng dampot ng bato ta babati kali yung dalawang bata. Ah. Oo nga, delikado kaya nga. Sabi ko, iwas ko na lang kaysa sa yung asawa ko ang makakita ng ganun. Iwan ko ako ng mga... Kaya sabi ko, maigi na lang, sama na lang niya lang ulit. Mm, sige, tama. Iwas ko na lang sa... Gulo po ba? Tama. Eh, kaya lang, eh, huwag mong iwanan naman dito. Ay, hindi po. Talagang pinag-usapan na namin mag-asawa na talagang hindi ko iiwanan yung inakot. Yan na lang, ang iisa na lang yan. Oo nga. Eh, sila na lang yung bakasyon dito. Oo, siya na lang po yung pabrebisita dito sa amin. Pinag-usapan na namin. Ay, para din pong pikon din kayo asawa. Oo, siyempre. Hindi, talaga kailangan talaga mahaba yung pasensya mo. Ay, sabi ko, kung hindi mo kaya ka kung pasensya niya, hindi ako ang magpapasensya. Magulang ko man po. Kaya nga. Hindi ko rin maitakul na. Siyempre naman. Kahit hindi ako niyang kilalanin na anak, siyempre ako yung anak. Ako yung magpasensya na. Tama. Kaya sabi ko, ikaw, pag-usapan na lang natin, kayo na lang magbibisita sa akin. Ayan nga. Hindi naman din ganun kalayo eh. Oo, hindi naman. Pag ano naman ay... Nasa pagtawag man din sila, ako may pagtawag din sa kanya. Ayun o, yun ang importante. May video call naman yata, meron ka bang cellphone na... Ang importante po yung maiwas ko siya sa... Naman, baka mamaya, siyempre hindi natin kabisado. Ibig sabihin, meron ka rin naman cellphone na pang video call sa kanila, di ba? Wala po, keypad lang po. Keypad lang? Ayun na siguro, sana may makarinig nito. At may mag-sponsor sa iyo na kahit na yung mumurahing Android lang. Hindi pa ako nagiging ng... hindi, ito nga, kasi importante rin yun. Siyempre, kailangan nakikita mo rin yung mga anak mo. Mm-hmm. Di ba, papaload ka lang, magpapadata ka lang para nun magkausap kayo dalawa. O kaya sa Messenger, di ba, kung meron kang data, at least yung pagkainip mo, yung pagkamiss mo sa mga anak mo, hindi ganun katagal dahil... Nakakausap mo sila, nakikita mo sila, di ba? Nakikita mo yung kondisyon nila. Sana naman, maunawaan po nila na yung akin, maiwas ko na lang sa magulang ko kung ano man baga po ang mangyari sa mga anak ko. Hindi ko man hinihingi. Ay, siyempre, iwas ko na lang. Tama. May point. Mamalayag ko na lang po baga, kung naman po hinihingi sa Panginoon na ganun lang ang gawain ng inakot. Iba-iba ang isip niya. Tama. Totoo yun. Kaya sabi ko sana maunawaan man nila. Hindi, maunawaan naman nila yan. At yung ako na lang yung dito. Hindi ko man yun iiwanan. Yan. Mas maganda yan. Yan. Sinabi mo yung hindi mo siya iiwanan dahil... Na, siyempre, ina mo yan, nag-iisa lang yung ina mo. Hindi ko siya maiitakul talaga. Kahit hindi man niya ako kilalain na anak at ako man yung nakakaunawa. Siyempre, kaysa naman, hindi naman natin masabi na talagang, paiba-iba kaya pang niya baga. Kaya kailangan nga sa kanya yung laging may kausap. Yan ang importante. Yan, total, sinabi mo naman dito kaya na... Kaya sabi ko, sana maunawaan nila na di baling malayo sa akin yung anak ko, may iwas ko lang sa... Kung ano man mangyari. Tama. Magkikita din naman kami yung anak ko na yan. Di naman habang buhay na ganun yan. Tama. At sana kung medyo malaki-laki na sila, di ba? Maunawaan na nila. Siyempre yung ganyan pa man ang kumbagang edad. Hindi nila kinasanayan na yung bigla silang mumurahin. Tama. Ay, masakit din po mag... Siyempre, nanay ka rin. Naintindihan. Ako naintindihan kita. At sana maintindihan din ng mga viewers. Yan po guys, hindi po iiwanan ni Jennifer, ang kanyang ina. Yun na lang pong mga anak niya. Ang pupunta rito, siya na lang yung papasyalan. Gawa ng yun nga po dahil paminsan daw po ay hindi para pareho po yung isip, minsan galit na galit minsan bigla na lang daw babatukan. Talaga totoo po yan, kaya sabi ng karamihan marami siyang sumbong pero ang iba sala. Ayan. Dito po tayo maniwala. Ito po, ayan, syempre, nanay din siya. Ako po yung lumaki sa kanya. Alam po ang ugali ng nanay ko. Ayan. Kaya po, ayan. Sana po maintindihan po natin yung damdamin ni Jennifer para sa mga anak niya. Ayan, siya na lang po yung magsasakripisyo. Alang-alang sa kanilang pamilya at sa nanay niya.
Lang ganun na lang ang mangyayari. Kaysa naman po sa ipisan ko, ipilit ko na ipisan sa kanya, eh yung ugali ko mga niya iba-iba-iba. Hindi, mabuti sana kung kunyari na sa ibang, may sarili kayong bahay, ano. Yung sana. Hindi na po ako manghingi na ganun. Ganun na lang. Gawa nang doon na din pati na sana yung anak ko ng ano nila. Pero kung sakali, kunyari, ano, gawan ka ng kubo-kubo dyan, eh, okay lang ba sa'yo? Kasama mo yung pamilya mo? Ay, okay lang sa akin ko. Okay, gagawin. Kasi, at least, kasi, kaya siguro siya ganun dahil nandirito, no? Parang ayaw niya po ng marami. Oo. Yun ang, ano. Okay. So, yun, sana, ayan, may nakakarinig naman sa atin, ano? Talaga, maunawaan man sana ninyo ako. Ang damdami ng isang ina, dimbaga. Ayan. So, yun. Balik tayo kay Nanay ni Nitz. O, bakit ka nagpapaganda, Nanay ni Nita? Bakit? Ba't tayo nagsusuklay ka? Bakit ka nagsusuklay? Sinusukot ang dami sa loob ko. Ha? Bakit baga nagpapaganda ka ngayon, Nanay ni Nitz? Agoy! Ha? Ay, awang ko na itong demonyo. O, si sino demonyo? Anta kasi ako. Ha? Inaantok ka muna. Inaantok ka? Ayan. Siyempre ako nakakaunawa. Antok ako kung ano nang demonyo. Sino ba yun? Sino yun? Basta. Sabihin mo sa akin. Hindi ko sasabihin. Secret? Secret? Pero, basta dadala kita ng saging na saba dito, ha? Magdadala ako saging na saba. Yan, anong balita sa iyo? Balita ko mayroong mga nanliligaw sa iyo dito, ah. Well, yung pumunta dito. Hindi naman niloloko ako ng nanliligaw daw sa hayop na. Kasi sa ano dati ko na yung dito ng kasama-sama. Ah. Ha, oo siya kumbaga kung ano siya. Yan. O bakit hindi mo suot pala yung ano, yung maganda mong damit? Ha? Sinusot ko lang pang itaas. O, nasa na? Ba't hindi mo sinusot? Nilaban mo na naman ulit? Nilaban ko na. Agoy. Agoy, paganda ng paganda. Agoy. Agoy. Yan. Sakit na. Mukhang may parang may darating kang bisita, Nanay Nitz, ha? Sino? Ha? Okay. Parang may darating kang bisita. Bako madadalahin na yung bigas. Hindi, may bigas. Ayan, may bigas ba kayo? Mayroon pa. Okay, so, yun, Nanay ni Nitz, ayan, mag-shout out ka muna, shout out ka muna. Shout out! Yan, namimiss ka na ng mga nanonood sa'yo. Shout out daw, kumusta ka na daw, sabi. Yan po si Nanay Nitz, masaya na naman siya. At si, taba, ayan po, narinig po natin si Jennifer. Ayan, sana po maintindihan natin kung ano man yung kanyang inanaing. Ayan. Tapos, si Nanay ni Nita naman, ayun, kilkil ng kilkil. Parang sakit. Kala mo na ginagano na. Sako din mo yung ka. Kiligil ka dyan. Ayan. Pero, ang pinya ba kay kuskus baga sa akin? Ang pinya? Ayan. O yung saba mo, kailan natin dadalin? Gusto mo, di ba gusto mo yung saba? Saka kamote. Saka kamote. Ha? Kamote. Ay, hindi kamote kung kamote wala ng saging. Hindi, kamote at saging. Okay ba yun? Sige, babayadan kita ng 600. Wow, ang yaman! Kawasa ay dadala kayo kung ano. Regalo ko nga sa iyo 'yon. Sige. Taba ba 'yon? Taba na 'yung taba, maliit na tao 'yon, bagay ba taba? Babatay ko ng kamuti. Kamuti at inaaral sa ano. Ayan. Ayan. Okay guys, yan po. Yan po ang update kay Nanay ni Nita. Masaya na naman po siya. Yan. Masaya ka ba, Nanay Nitz? Yan. Shout out ka muna. Shout out ka sa kanila. Shout out. Yan. Shout out. May habang pasuklay. Nakita nyo, nagsusuklay talaga siya. Yan. Okay. Yan guys, yan. Maraming salamat po. Ito po ang update natin kay Nanay Nitz. Yan. Maraming salamat po sa inyo.
Yan, balikan ko po kayo at kami po ibabalik dahil aayusin po ano, aayusin ko pa po 'yan, no, yung gate. Dadagdagan po natin 'yan ng kawayan. Yan, sana kung makakadaan ako dito bukas, magpapabili, titingnan ko kung makakadaan ako, bibili na ako, papasasakay ko na lang ng tricycle para maihatid dito. Anong lugar ito? Anong tawag dito? Kalinga. Kalinga. Kilala naman yata sila, basta sabi Nanay Nits. Nanay Nits. Okay. Yun, gagawin natin yan. Dadaan ako dito, papadeliver ko na lang agad dito diretso para magawa na yan. Okay. Okay guys, yan. Ikutin muna po natin na para ma-update kayo. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Ano sa'yo mo, Nanay Nits? Sige. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Galing ah. Thank you. Okay, yan. Si Jennifer po. Ayan. Si Shine. Ayun, nagtatago. Nahihiya. Okay, yan po guys. Ito, si Rodelito po ang gumawa nito. Dinagdagan na po ni Rodelito ng lupa dito. Yan. Yan, dinagdagan niya na po ng lupa para pumantay dito. Yan, tapos po ito. Yan, ito na lang pong isang side na to ang kulang para maayos na po. Yan, okay na po ito. So, yun. Yan po. Ito po, yan. Okay naman ah. Yan, okay na po. Tapos, pasyalan naman natin. Yun, alam ko po, bukas po, aayusin ni Kuya Panding. Ito po, aayusin po ni Kuya Panding ito. Yan. Bukas po naka-schedule ito tong ito pong ano, ito pong balon. Yan po, medyo masukal. Yan, yan po yung balon. Yan, medyo masukal pa po. Yan, ayusin po to. Yan, pagka po naka ano kami, nakaluwag po kami bukas eh, dadaan po kami dito para matulungan namin si Kuya Panding. Okay po, yan. Ayan, bagong gamas po dito. Ito pa rin po yung kulungan na ginawa natin. Yan, meron na pong dalawang mag-asawang manok dyan. Okay. Yan po, may mga papaya na naman bago. At yung kamoting kahoy, yan po. May pinya rin. Yan po, mga bagong tanim na pinya at saka kamoting kahoy. Ayan. So okay naman po. Okay naman po dito. Ayan. So yun po yung balon. Bukas po tatapusin na yata ni Kuya Panding yun. Bukas yung balon. Ayan. Okay po. Okay po guys. Ayan. Nabisita na po ulit natin si Nanay ni Nita. Nakita po natin ang kanyang kalagayan. Nasa maayos naman po siya. Masaya naman po siya. Ayan na sana yun na maintindihan po natin yung sitwasyon ni Jennifer. Yan. Yan pong gate, yan gagawin po natin. Ang gumawa po ng gate ay yung asawa niya, si Rodelito, hindi daw po natuloy. Gawa ng yung pong barko na sina, yung bangka na sinasakyan nila ay papunta pang Naga. So hintawin po nila yung pagbalik. Ngayon po pag-uwi, kasama po yung ano, yung kanyang dalawang anak at doon itutuloy muna yung pag-aaral. Si Jennifer po ay maiiwan dito dahil yun ang napag-usapan ng kanilang ng kanyang asawa. Napag-usapan nila na yung mag-aama ang papasyal dito kay Jennifer sa Pasko at saka pagbakasyon. Yan. Para noon magkasama-sama sila. At yun nga po, sana maunawaan din natin yung sitwasyon ni Jennifer. Yan, mahirap po manimbang talaga between the anak and nanay. Yan, and syempre po, yun, ako po sa side ko, naintindihan ko siya. Pero sabi ko nga, kung meron siyang sariling nakabukod sana yung bahay niya para, syempre, ayaw ni nanay ni Nita na masyadong crowded sa kanyang bahay kasi nasanay nga siyang solo. Ayun, hirap po ng sitwasyon.
Yun. At kami po ay babalik dito dahil bibili pa po ako ng kawayan. Dadagdagan namin ng kawayan yun. Yung kanyang gate para mas maganda pong tignan. Ayan, yung asawa niya po yung gumawa, no, si Rodelito, at saka tinambakan niya na yun dito sa hakbangan. Ayan. Ayan po. So, guys, ayan po. Ayan po ang bagong ating update kay Nanay Ninita. Ayan. Ayan. Ang laging sinasabi ni Kuya Mail, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Ito po si Kuya Mail, ang nag-update mula Barangay Osmeña, Bayan ng Panganiban. Magandang hapon po sa inyong lahat.